So guys, talagang extended na yung ECQ natin, no? Siguro this is the best time para i-check ko yung ating China bike na Copy 400 by Motorstar na aking na-purchase last August 2017, almost 2.5 years na, mag-3 years na. After reaching almost 40,000 kilometers, ano na kaya mga pwede nating i-check, mga maintenance niya o mga kailangang repair. So guys, start tayo sa mga preno. Katulad na ito yung front caliper natin, minsan matigas na siyang pigain. So nangyayari, nag-i-stick na yung madumi na yung caliper pin niya. So linisin lang yan, then pati yung piston niya. Linisin mo lang kahit WD-40. Then pag i-grease up mo lang uli yung caliper pin, lagay mo lang silicone grease. Huwag grasa kasi masisira yung rubber boot niyan. So linisin na ng maayos, then i-bleed, and then the same time palitan mo ng bagong brake fluid. Check mo rin yung mga brake pad natin kung okay pa yung kapal niya. Ito okay pa ito. Bagong palit ko lang din yung brake pad niya ito. Another babantayan nyo sa gawa ng Motorstar yung paint job niya. So, mas madaling mag-chip yung mga pintura niya. So, yung mga swing arm niya, pansin nyo, nasa loob yung kalawang. Yung pala nung binakbak ko yung pintura niya, lumabas na talagang medyo malaki na yung kinalawang niya. Though hindi naman malalim, kinaya naman ng wire wheel yan. Kaya nalinis ko naman siya. At the same time, yung mga adjustment component niya, nakalawang na rin sa loob. Siguro pinapasok nga talaga siya ng tubig. So yung paint job talaga ng Motorstar, hindi ganun kaganda yung rust proofing nila. Ayan, so may swinger, meron pang konti. Dun sa may lalim na upuan, kasi dyan tumatalsik yung tubig sa gulong. Yung sa may caliper ng front wheels, kinakalawang din. Yan, yung sa tangke, nangupog ng upuan kasi yun, kaya ganyan. Pati yung sa filler neck niya ng tangke, gas tank, nag-chip na yung pintura. Then yung mga electrical wiring, napapansin ko na hindi ganun kaganda yung wiring harness ng mga China bike talaga. Ewan ko lang kung sa Motorstar lang to, no? Medyo kalat at hindi siya masyadong protected, no? Like ng mga branded, talaga yung wiring harness nila, sobrang maayos, balot na balot. Siguro dahil ito is medyo mahirap itago yung mga electrical wire niya kasi wala siya masyadong fairings. Pero kahit paano sana medyo balot ng balot naman siya para hindi masyadong exposed sa water, ganyan. Para, kasi madaling makasira ng connection yung tubig. Nagkakaroon ng issue ng electrical yan kapag hindi na-address kagad ng maaga. Ang isa pang kapansin-pansin dito is yung waterproofing kasi nito. So yung kapag umulan, yung tasik ng tubig, putik, lahat pumupunta sa mga electrical components mo. Kaya pagka binubuksan ko to, minsan punong-puno ng lupa itong ilalim nito, which is hindi maganda para sa mga electronic parts mo. Madali silang kakalawangin yung connection. So magiging cost later ng further issue yon. So ang bala ko is maglagay na lang kahit temporary, let's say plastic dito hanggang dito, para hindi siya sumusuot yung putik. Ito lang kasi ang nagpo-protection sa sa mga components mo. Ito lang yung humaharang mula dun sa splash ng putik ng gulong. So dito sumusuot pa rin mula dito. Yan, mula dito sumusuot yung tubig diyan. Pumapasok sa mga electrical components. So yun lang naisip ko, parang is maglagay lang ng plastic dito. Then guys, napansin ko rin na yung CDI ko, may mga gouging siya. So, nakita ko na yung upuan pala, tumatama yung mga foot pegs niya. So, pinutulan ko yung isa dito. Tumatama yung ganito niya. So, yung isa pinutol ko kasi ito yung tumatama para magkaroon ng konting, para hindi na madamage yung CDI. Sayang naman kung wala tayong pang replace dyan. So, pinutol ko na para hindi na tumama dito sa CDI. So, ngayon guys, yan, okay na, may plastic na siya.
well waterproof na yan, protected na. So dito na lang, may ipit na lang ito ng upuan dito. Sa butas na yan, dyan na may ipit ng upuan yan pag binolt na natin yung upuan. So yan guys, ito na yung temporary linagay kong waterproofing, no? Sorry ah, may commercial pa ng bigas. So yung tubig, hindi na siya didiretso sa loob kasi mahaharangan na siya ng plastic na yan. So although pangit tignan, pero sabi ko ha, functionality ang usapan, ano mas mapapakinabangan, okay na para sa akin yan. So guys, ito na yung mga painted natin na swing arm. 3 coats lang ng enamel, okay na. At least hindi na tutuloy yung kalawang, no? Even sa loob yan, in-sprayan ko ng spray paint. Pati yung mga adjustment ano niya. And then nililinis ko na rin yung pinaka oil tank natin. Yung sa ibabaw ng upuan, sa ilalim pala. And then yung sa may swing arm muli na kalawang, okay na rin. Yung sa may front caliper natin na brace niya, okay na rin. Sinama ko na rin yung sprocket natin para mas maganda siyang tingnan yan. Pag nakakabit na, mas okay na okay. Pati yung brake lever niya, medyo nagmatch dun sa silver. Inayos ko na rin yung mga wiring harness natin. At least medyo balot na. Yan, may interior na binalot ko para hindi maano ng tubig, no? Inayos ko na yung mga electrical wiring natin. Iwas sunog din yan kahit papaano. Sa battery natin, pinilin natin ng distilled water para maiwas sa sira kahit papaano. Nagpalit na rin ako ng fuel hose natin na mas malaki, mas mataba. Maliit lang kasi yung stock niyan eh. So pilad ako ng mas makapal para mas matibay po siya. Another one pala po, yung air filter natin. So lately nagtanong ako, wala pa rin silang stock mo sa air filter. Mabilis siya nagbara yung sa akin. Hindi ko lang alam. So dito po nakalocate yan sa loob, no? Yung air filter natin, para siyang kamister. Wala na muna ako filter dyan. So ito yung air filter natin, no? So tinatry ko na pabuga ng hangin niya. Ganun pa rin. Magiging issue mo kapag barado ng air cleaner mo. So, tapos pag binigla mo ng rev yung ano mo, pihitan sa linya doon, parang nabubulunan. So nung tinanggal ko yan, nag-okay na. Wala na yung ganung issue ko. So guys, nag-modify na lang ako ng sarili kong filter box. So nilagyan ko na siya ng aluminum angle para na ganyan. Para, and then screen. Then maglagay din ako ng filter material galing sa mga aircon na bibili lang. Gaya ng sinabi ko, yung mga rubber parts niya mas madaling masira. So yung chain guard ko na rubber sa ilalim, nagkalasog-lasog na yan. Sa nauna pang nasira yan kumpara sa kadena. Ewan, ba't mabilis siya dumutong. So ang pinalit ko, walang mabilan. Nag-cut na lang ako ng exterior ng gulong. Then, tinap ko na lang dyan. So, sabi ko nga, functionality na lang tayo. Huwag na masyado sa itsura. So, pininturahan ko na lang din siya para mukha na lang siyang medyo invisible ng konti. So, hindi naman siya pansinin, guys. Ayan. Okay. Papansin. May pangalan pa ng Thailand. So, sa ilalim yan. Ayan. Gulong. So ito naman guys, nag-bold na lang ako ng epoxy para temporary fix na lang muna. Kasi wala namang mabilan parts na ganyan sa Motorstar eh. Yung pinaglalagyan ng takip dyan.
na parang ganyan. So even yung rubber grommet ko sa baba, wala na rin, sira na rin siya. For replacement na talaga. Another upgrade ko yung aking oil separator. So from engine crankcase, nakakit siya dun sa oil separator na mas malaki, pabalik ng intake ng filter box natin. So kahit papaano, mas maraming na separate na oil mist dyan kumpara dun sa stock na nakalagay dyan na gawa sa plastic lang. Yan is made of aluminum yan. Yung stock versus dun sa pinalit ko na aluminum. Hindi yung makina umuusok dyan yung thermal wrap. Ayaw ko talaga ng thermal wrap. Guys, after all nung ginawa natin repair, check, tsaka maintenance, I believe na pa-extend na natin yung lifespan ng motor na to. Mas tatagal na siya, mas magiging mas reliable siya, mas safe siyang gamitin sa kalsada. So, it doesn't mean na branded o China bike man yung motor mo. Kapag regularly you do maintenance, makaasa tayo na hindi tayo magkakaroon ng future issues. So, stay at home, be safe. Thank you for watching.